Well, mga kapopong, kumstay? Anyway, mayroon muna akong tanong sa inyo, ha? Ano nga ba ang mararamdaman nyo kung ang ilang doctors, nabalitaan mong sumusuporta pala sa ilang missions ng isang military? Missions na kung saan, sumusuporta sa pagpapabagsak ng ilang istruktura kahit madamay pa ang ilang ospital? Well, nakakalungkot mang ibalita, mga kapopong, pero kung pagbabasihan kasi natin ang bagong balita ngayon ng Al Jazeera, ay dito ay ibinalita nila na meron palang ilang Palestinian doctors na nagtatrabaho under ng Israel ang hindi na nakapagtimpi, at dito ay ibinulgar nila na meron daw ilang doktor sa Israel ang nagbibigay pa ng encouragement sa military ng Israel upang patamaan ng missile kahit pa mga ospital na nandoon sa Gaza ngayon. Well, uulitin ko, ha? Ilang doctors sa Israel na ang nais para sa kanilang military doon, patamaan pa ng missile yung mga ospital na nasa Gaza. Nakakalungkot kasi na ang akala natin, military laban sa military lamang ang labanan na nangyayari ngayon. Pero dahil nga dyan sa inilabas na report na yan, na parang ang nangyayari ngayon, kahit pala ang ilang doctors sa Israel na ang tingin nila sa ilang doctors na nasa Gaza ngayon ay hindi kabaro kundi mga kalaban ang tingin nila. Yes, mga kapopong, ito nga ang ibinulgar ng ilang Palestinian doctors na itinago nila ang tunay nilang mga pangalan. Well, syempre kung ilalabas kasi nila ang pangalan nila o ang tunay na pangalan nila, ay alam niyo naman siguro ang pwedeng gawin ng gobyerno ni Netanyahu sa kanila since under sila o nagtatrabaho sila under ng Israeli healthcare system. Which is ang ilan pa sa mga impormasyon na ibinulgar nila ay actually meron rin palang ilang Palestinians na nagtatrabaho sa Israel ngayon, ang bigla na lang nawalan ng trabaho nang hindi na ipapaliwanag. Yes, mga kapopong, as in nawalan sila ng trabaho o tinanggalan sila ng trabaho na mga Palestinian na nasa Israel ngayon. Pero ang rason sa kung bakit ginawa sa kanila yan, hindi naman maipaliwanag sa kanila. Well, nakakalungkot, diba? Na kahit kasi ang ilang workers sa mga Palestinians na wala naman talagang kinalaman dyan sa gulo na yan, ay talagang nadadamay rin sila. Anyway, pagbasihan naman natin itong report ng Reuters, ha? Well, dito nga sa ibinalita nila kani-kanina lang na sinabi daw ng panig ni Netanyahu na kahit daw makapasok pa ang mga sundalo ng Israel sa mga lugar sa Gaza, sinabi nilang wala silang balak targetin ang mga hospital na nandoon. At ang mga pasyente daw na nandoon, papayagan daw nilang umalis. Pero ang tanong ay magagawa ba talaga ng mga sundalo ng Israel yan? Most especially kung ang ilang palang miyembro ng Hamas, nandoon pala malapit sa mga hospital ang location ng ilang tunnels nila. At kung pagbabasihan naman natin ang report ng Palestinian Red Cross, ay dito ay sinabi nila na mayroon talagang labanan na nangyayari mismo doon sa isa sa mga ospital na nasa Gaza ngayon. Yes, mga kapopong, nakakalito, diba? Nasa puntong ito, malalaman nyo agad na iba ang balitang makukuha mo sa Israel at iba rin ang balita na makukuha mo galing sa Gaza. Pero ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay kanino nga ba kayo mas naniniwala? At kung wala ka namang idea sa nangyayari ngayon sa Gaza, ay totoong ang malaki kasing porsyento ng mga tao doon, desidido na talagang umalis. Hindi dahil sa takot sa puwersa ng mga sundalo ng Israel, kundi dahil totoong ang supply ng tubig at mga pagkain kasi doon, kukunti na talaga. Well, kumbaga, may pera nga ang mga tao doon, pero wala naman silang mabili dahil ang pagpasok ng mga kargamento sa Gaza, talagang sobrang pahirapan sa ngayon. At sabihin man nating marami talagang mga bansa ang nagpapadala ng tulong ngayon sa Gaza, pero paniguradong nabalitaan nyo naman na ilang truck lamang ang nakakapasok sa border ng Egypt papuntang Gaza dahil nag-iintay sila ng green light sa grupo ni Netanyahu. At kung basta-basta silang papasok ng Gaza, ay baka madamay lang yan sa mga missile ng Israel na pinapalipad nila doon. At tandaan nyo, mga kapopong, ha? Hindi kasi ibig sabihin na nakapasok na ang mga sundalo ni Netanyahu sa Gaza, hindi naman ibig sabihin yan na unti-unti na rin nilang nauubos ang malaking porsyento ng grupo ng Hamas. At tandaan nyo ulit na posibleng marami pang mga missiles itong grupo na ito. Na sa tingin nyo ba, papayag silang makumpiska lang yung mga missiles na yan ng grupo ni Netanyahu?
Yahoo? Well, syempre hindi, di ba? Na kumbaga eh, instead na makuha yung mga missiles na yan ng grupo ng Hamas, ng grupo ni Netanyahu, ay syempre gagamitin na nila ang lahat-lahat ng armas meron sila kaysa makuha pa yan ng grupo ni Netanyahu. Not unless kung ang ilang kaaliado ng Hamas eh, tumulong na rin sa kanila sa Gaza laban sa mga sundalo ni Netanyahu, which is gamit ang ilang pang tunnel system na hindi pa na-discover ng Israel. Na malay natin, nasa almost 1 or 2 decades na naggagawa ng mga tunnels itong grupo ng Hamas, ay baka pati sa mga kalapit bansa nila eh, nakapasok na rin sila o nakagawa na rin sila ng mga tunnels dyan. Pero ang tanong ko naman sa inyo ngayon, ay sa tingin nyo ba eh, matatapos kaya itong taon na ito, which is taong 2023, na matatapos na ang gulo na nangyayari ngayon sa Israel at sa Gaza? Tingin nyo ba ay matatapos na kaya? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga komento, so i-comment lang yan sa baba, tutuyakay mabasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito, mag-subscribe ka naman. At nandito na ang inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli, ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te amo!